أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. So alhamdulillah, tayo ay tumigil sa kitab Al-Fitan sa Bukhari at bumalik tayo sa kitab Al-Ilm. So ang sa kitab Al-Fitan mayroon mga ilang hadith na natitira doon, kaya lang kapag binasa nyo naman madali na siyang intindihin. So kaya hindi ko na tinatapos minsan yung ibang hadith na natitira, siguro tatlo, apat na hadith. Ngayon, bumalik tayo sa kitab Al-Ilm na sinabi rito ng Imam Rahimahullah, Bismillahirrahmanirrahim, kitab Al-Ilm. So si Imam Al-Bukhari, sa kanyang sahih, ito ay, ang kitab Al-Ilm, ito ay pangatlong kitab sa kanyang encyclopedia ng sahih Al-Bukhari. Ang una, unang kitab Al-Wahi, Kitab Al-Wahi, pangalawa Kitab Al-Iman, at pangatlo ay Kitab Al-Hil. Pagkatapos nito, isinunod na niya yung arkanang iman. Magmula sa tahara o sa tahara hanggang sa mga iba pang mga ano. So dito sabi ito, Kitab Al-Hil. Bago ko puntahan ang paliwanag, magtatanong muna ako sa inyo. Kasi kanina kayo naman. So nabanggit natin kanina ang jihad. Ang jihad, isa sa mga abdal na amal pagkatapos ng paraid. O ng mga obligatory na iniuto sa atin Allah subhanahu wa ta'ala. So sa inyong pananaw, halimbawa, ano ang abdal? Talibul ilm, talabal ilm o jihad? Talibul ilm. Ikaw brother, isa-isain ko kayo. Opinion ba para maganda ka na yan? Para meron tayo. Talibul ilm. Bakit? Dahil kailangan natin yung kaalaman, lalo na tungkol sa Allah, yung mga pinag-utos. Ikaw, Brother Abdullah. Ano din po, kailangan mo munang mag-aral para alam mo paano mo i-apply yung jihad. May mga rulings naman siya. Ka-Brother Isa? Hindi. Kasi pag walang nalis, maliligaw. Brother Abdullah? Ganito, no? Yung pag wala kang kaalam kasi, pwede kang maligaw, pwede kang magkamali sa iyong ano. Ustad Ismail? Ako. Awla nila doon yung kalbuma, kasi sinabi na laswa ng para sa aya, ay yastawi ang ladina yaklamuna wa ladina la yaklamuna. Wakala imam al-Bukhari, al-ilm, gabal qawl wal amal. Masyaallah. Brother sa Binsar? Mas aktal ang ilm kaysa bago mag-jihad. Kasi para may sa buhay mo ang tamang pagjihad kapag may ilm ka. Tinutukoy natin dito yung tatawo, ha, nawapil, ha, ikaw brother Ahmad. Al-ilm po. Ha? Al-ilm din. Sigurado kayo, ha? Ikaw brother, ikaw brother ayun. Al-ilm din po, paano mo muna bago yung gawa? Bago gawa. Tingnan natin. So, ang halimbawa sabi natin, ang mga ulama, pagkatapos ng paraid, halimbawa sabi nga ng Allah subhanahu wa ta'ala sa hadith Qudsi, nabanggit sa atin ang Allah subhanahu wa ta'ala na ang hadith niya ay sahih. So, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا ابْتَرَدْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَسَالُ عَبْدِ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلْ حَتَّى أَحِبَّ. So dito sa hadith na ito na nabanggit sa atin na Allah subhanahu wa ta'ala, kasi merong mga tao na kukumpuse sa issue na yan, sa masala na yan. Gani ba ang abdal, ang talabal ilm, ang seeking knowledge o pagkuha ng kaalaman, o ang jihad? So sabi rito sa hadith Qudsi na Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِ بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا اقْتَرَبْتُ بِهِ. So, na ang isang Muslim, ang magiging sanhi ng magiging ikaw ay takarrub. Gusto mo talagang mapalapit sa Allah subhanahu wa ta'ala para mahalin ka na Allah subhanahu wa ta'ala. Ang unang-unang gawa na dapat natin gawin yung mga paraid. Par. Una-una talaga, alamin natin ang tauhid. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ang ating akida. Pagkatapos ang sala, pard na sala, yung kamsa salawat, yung maktuba, saka, siyam ng Ramadan, at saka hajj, yung mga pard. Ganon din, halimbawa sa jihad,
Halimbawa sa Talab al-Ilm, para sa lahat ng Muslim na pag-aralan ang tatlong katanungan sa libingan. Ang akida, ang arka ng Islam, ang arka ng iman, unang-una ang tauhid. Pagkatapos, ganun din sa Fard Ain sa jihad, ito ay obligado talaga sa Muslim kapag tayo inatake. Kapag tayo na, ang tinutukoy natin yung Fard. Ngayon, pero kapag ang tinutukoy natin ay nawapil, sabi nga rito, bago kayo mahalin ng Allah subhanahu wa ta'ala, pagka halimbawa, bishay'in habba ilayya mimma kayo mamahalin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala kapag nagawa talaga natin yung mga fard o wajib, obligado talaga. Individual na tungkulin natin. Halimbawa, yung ating kamsa salawat, yung ating saka, yung ating siyam sa buwan ng Ramadan, ang ating hajj, ultimo yung ating limang salawat. Sa totoo lang, maraming Muslim na nahihirapan dito. Ito ay part sa lahat ng Muslim. Gusto nating mapalapit sa Allah subhanahu wa ta'ala para pumunta tayo sa nawapil, unahin natin yung mga bagay na yan. Gusto nating sa ating kayamanan, mapalapit tayo sa Allah, unahin natin yung ating saka, tsaka yung sakatul fitr, yan ang mga part na sakat o pagbibigay ng ating kayamanan. Ganon din ang hajj. Unahin talaga natin yung isang hajj sa ating buhay na magampanan natin yan kapag talagang dumating sa atin ang panahon ng kakayahan, pananalapi at kakayahan, huwag natin yan talagang tatalikuran. At sinabi pa nga ng mga akwal, ng mga ulama na ang sino man na huwag niya, hindi niya gampanan ang kanyang hajj, siya ay namatay na parang Hudyo o Kristiyan. So dito, ang akwal ng mga ulama tungkol sa akin, tinanong sa inyo na kung ano ba ang priority, ang una sa lahat, pagkatapos ng wajib, pagkatapos ng part. Talab al-ilm ba o jihad? Fisabilillah. Jihad, fisabilillah. Ang tinutukoy natin dito, yung nawapil, tapos na natin pag-usapan yung part. Ang talab al-ilm, sabi nga ni Imam Ahmad rahimahullah, at ayon sa mga ayon ng Quran na babasahin natin, ang talab al-ilm ay priority pa kay, ay siya ang pinaka-abdal na amal kahit anong uri ng amal o sali. Siya, kahit anong uri ng amal o sali. Si Imam Ahmad rahimahullah, ito ang kanyang paliwanag na ang abdal na amal badal nawapil ay ang talab al-ilm. Ang pagkuha ng kaalaman. Pagkuha ng kaalaman. Dahil talaga, kapag ang isang tao walang kaalaman sa anumang bagay, hindi niya ito maitatama. So kaya talagang takadum na unang kailangan alamin mo muna ang isang bagay, anumang gagawin mong ibada o takarub sa Allah subhanahu wa ta'ala. Halimbawa, sabihin natin magsasala ka, maguwudo ka o magsasala ka. Kailangan nauna, hindi pwedeng wala kang kaalaman. Maaring ang sala mo hindi matanggap. Hindi matanggap. Ganon din ang iyong siyam, ang iyong mag-uumra ka o mag-hajj ka. Kailangan alamin mo muna ang mga bagay na yan bago ka kumilos o magsalita. Bago ka magsalita. So, ibig sabihin talaga dito, ano ang kaalaman? Sabi nga ni Omar bin Abdulaziz rahimahullah, sabi niya, ang isang tao na walang kaalaman, na siya ay gumagawa ng gawain na walang kaalaman, gumagawa ng ibada na walang kaalaman, mas marami ang kanyang gagawing pasad kesa sa kabutihan. Mas marami siyang gagawing kapahamakan kesa sa kabutihan. Kapag siya ay walang din ang kaalaman, bida o kaya naman o gagayahin siya ng maraming tao, ililigaw niya yung mga tao. At maaaring hindi pa matanggap yung kanyang ginagawang ibada dahil hindi naman ito naayos sa katuroan ng Islam. So yan ang pasad ng tinatawag nating jahil o hindi alam ang, at yan ang utos ng Allah subhanahu wa ta'ala, pa'alam annahu la ilaha illallah. Pa'alam annahu la ilaha illallah. So yan ang ano natin na priority, alamin muna natin o una muna nating alamin ang isang bagay bago natin ito, bago tayo magsalita o bago natin ito gawin. Katulad na nabanggit sa atin kanina ni Brother Ismail, nasabi nga ni Imam al-Bukhari, al-ilmu qabla al-qawl wal-amal. Ang kaalaman bago tayo magsalita at bago tayo gumawa. Halimbawa, makikipagdigma tayo, hindi natin alam ang ano ba ang batas ng digmaan sa Islam, hindi natin alam. Nakikipagdigma tayo, hindi pala natin alam ang batas ng digmaan.
So hindi ito sinasabi nga natin. At saka halimbawa sabihin natin, ang benepisyo na idudulot na kabutihan ng isang taong may kaalaman ay napakarami sa mga tao. Halimbawa, na-spread yung kaalaman, ito ay naipapasa nila sa bawat tao. Naipapasa nila sa bawat tao. At ang isang may kaalaman, siya ay nakapag-iwan ng kaalaman at nakapagsulat ng aklat, ito ay isa sa mga malusali na hindi napuputol. Katulad na nabanggit ng Propeta Muhammad sa lalaw, in kata amal ibn Adam illa bitalata. Sa dakatun jariya, al-ilmu yan paubihi, yan tapaubihi, at saka yung wala dun sali. So kasama dito ang ilm. Sadakatul jariya, continuous na sadaka, ang kaalaman na iniwan natin na magbibigay ng benepisyo sa tao, at ang ating iniwan na anak, kung tayo nagkaroon ng anak na siya ay binalaki natin sa kabutihan, na patuloy tayo pinagdudua. Pinagdudua. So yan ang ano ng ilm, ng kahalagahan ng ilm. Pagkatapos, bago ibigay sa atin ang imam, ang hadith, ibinigay sa atin dito ang ayah. Sabi rito, ng Allah subhanahu, yarpa'ullahu alladina amanu minkum, walladina utul ilma darajat, wallahu bima ta'amaluna khabir. So si Imam al-Bukhari rahimahullah, hindi siya nagbibigay ng hadith kapag may ayah talaga sa Quran na munasaba o related sa kanyang topic. Ito ang iniwan sa atin ni Imam al-Bukhari, na kaalaman na lagi niya ibinibigay sa atin ang kitab ng Allah, ang ayah ng kitab ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sasabi rito, yarpa'ullahu alladina amanu minkum walladina utul ilm darajat. Itataas ng Allah subhanahu wa ta'ala, rapa'a. Iaangat, itataas ang kanyang mansila, ang kanyang katayuan. Dito sa dunya, lalo sa akhirah. Alladina amanu minkum, unang-unang itataas na Allah yung taong mayroong iman. Na pinaniniwalaan niya talaga yung tama ang kanyang akida. Ang tinutukoy natin dito ang iman, akida. Yung kanyang paniniwala sa tamang arka ng iman, tama ang pag-intindi niya, anong pag-intindi ng mga propeta at mga sahaba. Walladina utul ilma darajat. At yung mga taong may kaalaman, darajat. Inano dito ang darajat? Una-una, rapa, itataas ang taong may iman at ang isang taong may kaalaman. Pagkatapos, ang may taong may kaalaman, mayroon pa siyang mas mataas na darajat. Ito ang palatandaan sa ayah na ito, na ang pagiging padila o superiority ng isang may kaalaman kaysa sa taong may iman. Halimbawa, isang taong may iman na walang kaalaman at isang may iman na mayroong kaalaman. Magkaiba talaga sila. Ang darajat ng ahlul ilm ay napakataas kaysa sa isang mu'min. Bukod siya ay believer na, siya pa ay people of knowledge. So, sabi rito sa ayah na mataas ang kanyang antas sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qawluhu azzawajal, sabi rito ng Imam al-Bukhari rahimahullah, wa qawluhu azzawajal, Rabbi zidni ilma. Wa qul Rabbi zidni ilma. Inutusan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na magdua, sabi rito, wa qul, at sabihin mo, Rabbi zidni ilma. Sabi ng mga ulama, ng mga mupasiro, at ibang mga nagpapaliwanag tungkol sa bab ng ilm, sabi nila, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hindi inutusan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng ibang na magdua, na hilingin sa kanya ang ibang bagay na dagdagan, na increasean ang mga bagay na kanyang kailangan maliban sa iniutos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Itinuro sa kanya. Kul, sabihin mo, Rabbi zidni ilma. Na iniutos niya sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kanyang, na siya ay manalangin na, O Allah, O aking Rabb, dagdagan mo palagi ang aking kaalaman. So mayroong hadith na alam natin, maliban sa ayat at hadith na iniutos sa propeta, na ito lamang ang ayat, sabi nga ng mga ulama, na iniutos sa propeta na hilingin mo sa akin o hilingin mo sa iyong Rab na dagdagan ang iyong kaalaman. Samantala ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay tumatanggap na ng wahi o revelation. So ito ay address ni sa atin mga Muslim, na ito ang padila o superiority ng knowledge, na ito ang dapat nating hilingin sa Allah subhanahu wa ta'ala unang-una sa lahat bago ang mga umur sa dunya. Bago ang mga umur sa dunya. At sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dito nabanggit sa Bukhari, na sabi nga ng
ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Sahih Muslim. At ito'y nabanggit sa Bukhari, yung unang bahagi ng hadith sa Tirmidhi, sabi, "Man salaka tariqan yaltabisu fihi ilman, sahala Allahu lahu tariqan ilal jannah." Ito sa Sahih Muslim. Sino man ang tumahak sa landas ng pagkuha ng kaalaman, gagawin na Allah subhanahu wa ta'ala, gagawin na Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya ang landas o daan papatungo sa paraiso. Kasi ang isang talibul ilmo, isang alim, meron siyang nur, meron siyang liwanag. So ibig sabihin, lahat ng, kung ang bawat kilos niya ay base sa kaalaman, so siya ay tumatahak sa liwanag. Hindi siya tumatahak sa kadiliman, hindi siya tumatahak sa dulumat. So ang isang taong jahil o walang kaalaman, hindi niya sigurado kung tama bang so, siya ay naglalakad o tumatahak o sumasamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Minsan, madilim, hindi niya ito tiyak kung ito ba ay tama o hindi. Samantala, isang tao may kaalaman, gagawin na Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya ang landas papunta sa paraiso dahil ang kanyang tinatahak na ibada o takarrub o anumang uri ng amal o salih ay base sa kaalaman. Sa Tirmidhi sabi rito, pagpapatuloy ng ano, wa innal malaika iludao asnihatiha litalibil ilm. Ama anghel sa kanilang paggalang sa mga people of knowledge, para bang kumbaga sa ano ibinabala ang kalampakpak. Para bang anong tawag doon sa atin yung paggalang, yung pagsaludo o pagrespeto. Ama anghel, yung kalampakpak inaano nila sa mga talibul ilm. Para tandaan na ang mga anghel, bukod sa kanilang paggalang sa mga people of knowledge, ito pa ay kanilang pinagdudua. Ridan bimayasna. Ito ay sa kanilang pagkalugod sa ginagawang pag-aaral o pagkuha ng kaalaman o pagtuturo ng isang taong may kaalaman. Wa innal ilma liyastagpiro lahuman pis samawati wa man pil ard. Na ang isang wa innal alim Lestag pero lahuman pis samawati wa man pil ard. Nang isang alim, isang taong may kaalaman, inihingi sila ng kapatawaran ng mga nasa kalangitan, ng mga anghel. Lahat ang nilika sa kalangitan, hindi lamang anghel. Lahat, ultimo langit mismo. Lahat ang nasa kalangitan, wa man pil ard. Lahat ng mga nasa kalupaan. Halimbawa, mga believer, o kaya mga hayawan, mga puno, mga bato, ano ang uri ng dilika? Mga langgam. At sabi nga ng propeta, hatta hitan pilma. O sa ibang riwayat pilbahag, maging ang mga isda sa tubig o sa karagatan, ay hinihingi sila ng kapatawaran. Sino yung mga tao na yan? At sino yung mga dilika na humihingi ng kapatawaran? Lalo na yung mga dilika, ang anghel. Ang mga anghel o mga hayop o mga ibang mga nilikha, sila ang nilikha na walang kasalanan. Alam ba, mga isda o mga yung mga langgam, nabanggit din sa langgam, di ba, sa hadith? Ang mga nilikha na yan, kapag yan ay nanalangin, sila ay walang kasalanan. Katulad nung nabanggit sa atin si Prophet Sulaiman, at nung siya ay lalabas para mag-istiska, nakita na lang yung mga langgam, nagdudua, sabi niya, bumalik na tayo kasi nagdudua na yung mga na sigurado sila natanggap na ang kalangdua para magkaroon ng ulan. So yung mga nilikha na yan, kapag ipinagdua ang mga people of knowledge o alim, sila ay sinasagot ng Allah subhanahu wa ta'ala. Siya isa sa mga padila ng talibul ilm. Pagkatapos, pagpapatuloy, wapadlul alim alal abid kapadlil kamar ala sair al kawakib ilasa ala sair al kawakib. At ang superiority ng isang ulama o ng isang alim, ng isang taong marunong o talibul ilm, alal abid, sa isang worshipper lamang, isang taong ang siya ay palasala o palasamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ba? Yung mga voluntary na pagsasala o pagvoluntary na pag-aayuno. Pero ang isang alim, mas superior pa siya sa mga worshipper na yan. Mga worshipper na yan. Sabi dito ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ay kahalintulad ng isang buwan kaysa sa mga ibang mga planeta o mga bituin. Mga bituin. So ito ay magandang pawaid na nabanggit dito ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na bakit binanggit dito ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kamar o buwan.
Hinalintulad niya ang isang alim sa buwan. Kaysa sa mga bituin ng buwan, malaking liwanag na nagtatanglaw sa mga tao naglalakbay. Ang bituin, minsan, kapag wala yung buwan, madilim pa rin. Mahirama pa rin maglakbay yung tao. Lalo na kapag kabilugan ng buwan, ang propeta Muhammad sa lalaos, hindi niya ginamit yung shams, ginamit niya kamar. Bakit, brother? Ang buwan, kapag ito ay, siya ay maliit hanggang lumalaki. Siya ay magmula sa maliit hanggang lumalaki. Ang kaalaman ng isang alim, hindi pare-pareho. Ito ang hikma o pawaid na binigay sa atin ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ang mga ulama, hindi pare-pareho ang level ng knowledge. Merong maliit, malaki, hanggang malaki ang kaalaman. Ibarang ulama, yung mga ibang kilala talaga natin, yung mga people of knowledge, katulad ng Ibn Taymiyyah, Imam Ahmad, apat na imam, iba ang kanilang knowledge sa mga ordinary mga alim. Sila talaga ay tunay na scientist ng din. Kaya talaga ay tunay na scientist ng din. So kaya yan ang binigay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ang buwan, kung ikukumpara sa ibang mga planeta o mga bituin, siya ang pinakamalaki at siya ay nagbibigay ng tangla o liwanag o nur sa mga tao naglalakbay o sumasamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, hindi niya binigay ang shams o ang araw, kasi ang araw, kahalintulad siya ng nakil o ng wahi na kung saan natin kinukuha ang kaalaman. At talagang tabit sa mga ulama ng din at saka ulama ng mga scientist ng ano. Sabi nila na ang araw, minal kitab wa sunna, ang buwan ay kumukuha ng liwanag sa araw. Kumukuha ng liwanag sa araw. So kaya ang mga alim, bilang isang nagbibigay ng liwanag, saan galing ang kanilang ang ilm nila? Sa kitab at saka sa sunna, sa wahi. Kahalintulad ng wahi ang shams. Dahil ang shams, ang araw, full talaga siya na, di ba? Kompleto talaga siya na maliwanag talaga siya, full ang kanyang liwanag. Yan ay kahalintulad ng revelation, ng kitab at saka ng sunna. Ang mga alim, kumukuha dyan. Depende sa kakayahan na pinagkaloob sa kanila ng Allah Tabarak wa Ta'ala. Kaya, depende sa kanila. Minsan, mataas ang kalang ilm. O palaki ng palaki ang kalang knowledge. Depende sa kanila. Hindi katulad ng isang ordinaryo na planeta o bituin. Kapag dil kamar ala sa'ir al-kawakib wa indal ulama waratatul anbiya wa indal anbiya lam yurito dinaran wala dirhaman. So ang mga ulama, sila ay tagapagmana ng mga anbiya, ng mga propeta. At ang mga propeta, hindi sila nagmana o nagpamana ng dirham o dinar. Ang kalang pinamana sa isang tao ay kaalaman. Kaalaman. Paman akadahu akdan bihabdin waper. At kung sino ba ang kumuha ng kaalaman na yan, umanahin. Kunin ang mga ang kaalaman na iniwan, na pinamana ng mga anbiya. Ano ba, ang isang ulama, so siya ay nakuha niya, nakamit niya ang isang minana na hindi mawawala sa kanya. Dahil ang kaalaman talaga, ito ay maaaring tumanda ka o mawalan ka ng kayamanan, pero ang ilm, lalo ng ilm as-syari, ito ay magbibigay talaga ng walang hanggang benepisyo sa isang tao. Pagkatapos, ang ilm na tinutukoy dito, ang kaalaman na tinutukoy dito ay ilm syari. Sa Sharia, sa kitab at saka sa sunnah, hindi dito tinutukoy dito yung kaalaman tungkol sa umur ng dunya. Halimbawa, sabi natin, isang tao na doktor na pinakamataas ang kanyang antas ng karunungan sa medicine, hindi yan kasama dito sa padila na tinutukoy natin dito na siya ay mataas ang kanyang antas sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala. So kung ang doktor na yan, o inhenyero na yan, o anumang uri ng karunungan meron siya dito sa umur ng dunya, siya ay nakatulong sa mga Muslim. Meron siyang gantimpala. Pero hindi katulad ng alim ng Sharia o ng din. Ang tinutukoy dito na siya na ilm at walang kilapa mga ulama, muba ang pag-aaral ng ano ng umur ng ang mga kaalaman tungkol sa umur ng dunya na pinapainturuto sa Islam, pero ang tinutukoy dito ay ilmu Sharia. Ang kaalaman tungkol sa Islam magmula sa kitab at saka sa sunnah.
Sabi rito ng Imam Rahimahullah sa hadith na binigay sa atin, sa hadith number 59, an Abi Hurairah radiyallahu an, kala baynaman Nabiyo sallallahu alaihi wasallam fi madlis yuhadditul qawm, ja'ahu Arabiyun pakala matasa'a. So ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayon sa hadith ni Abi Hurairah radiyallahu an, na kami ay kasama ng Propeta Muhammad sa kanyang madlis. So, sa circle ng knowledge. Hindi ko to ko dito, majalis at ilm. Yuhadditul qawm ja'ahu Arabiyun. Nahat ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsasalita sa mga tao. Al-qawm. Ja'a Arabiyun pakal at dumating ang isang Arabo. Pakal. Nagtanong ang Arabo habang nagsasalita ang Propeta, nagle-lecture ang Propeta, nagsasalita, matasa'a. Kailan ang sa'a? So ang hadith na ito, kung matatapos natin iba kung hanggang sa katapusan ng hadith, makikita natin dito ang adab ng talibul ilm at saka ng muallib at saka mutaallib. Ng isang guru at saka isang talibul ilm. Binigay sa atin dito ang adab o manner ng talibul ilm. So, sabi dito nung Arabo nagsalita na kailan ba ang sa'a o darating ang kiyama. Pamada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhaddith. So ang propeta sallallahu alaihi wasallam nagpatuloy sa pagsasalita. Pakala ba'dul qaum, sabi ng ibang tao, sami'a maqal pakariha maqal. Narinig niya ang salita ng Arabo o question ng Arabo, kaya lang hindi niya gusto. Hindi niya nagustuhan. Ito ang opinion ng mga nandun sa madlis. Wakala ba'duhum ballam yasma. Sabi ng iba naman, siguro hindi niya narinig. Ballam yasma. Hatta idha qada hadithahu, kal, hanggang matapos niya, o ibig sabihin, matapos niya sa kanyang pagsasalita, aina urahu asain. Anis sa'a. O sabi niya, saan yung nagtatanong? Nasaan yung nagtatanong tungkol sa sa'a? So una brother dito, nakita natin ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isa sa mga adab ng guru na nagtuturo, hanggat maaari, kapag mas priority sa iyo yung mga, kapag ikaw yung nagsasalita, yung mga majority na tao. Majority na tao. O kung sino yung nauna. At kapag may lecture na ganyan talaga, ito ay ano talaga na ang ginawa ng propeta, hindi niya pinutol yung kanyang salita para sagutin yung nagtatanong. Ito ay manner sa atin, maraming nangyayari na hindi siguro nabasa yung hadith na may nagsasalita na guru o nagle-lecture, nagtatanong, hindi interrupt yung nagtuturo. So ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tinuro niya sa atin ang adab. Na hindi niya pinutol, hindi niya sinagot yung tanong. Hindi niya sinagot yung tanong, pinagpatuloy niya ang kanyang pagsasalita. Para ipaalam sa atin, doon sa isang guru na ito ang pamaraan, ipagpatuloy mo, ganun din yung nagsasalita, huwag kayo magtanong habang nagsasalita. Ito ang makuha natin ditong aral. Pagkatapos, sabi nito, ang propeta, narinig niya talaga. At alam niya. Sabi nung, at ang propeta, hindi naman ibig sabihin, hindi niya nagustuhan ang katanungan, talagang ito lang, ipinaalam niya lang sa atin, pamaraan ng adab ng pagtuturo at pagtatanong sa isang talibul. Propeta, hindi siya namumuhi sa anumang bagay. Siya ang ating guro sa lahat. Siya ang unang-unang guro sa lahat. So, hindi niya kinamumuhian. Hindi niya ang mga bagay na siya ay pinakamaunawa yung tao. So, ang tanong dito, metasa, ang tanong sa kanya nung, sabi, nasaan ang nagtatanong tungkol sa sa'a? Ang isang Muslim, hanggat maaari talaga, kung ang mga bagay na katanungan naman ay alam na ng lahat, at wala naman talagang kasagutan, hindi dapat ito itanong. Alam mo, itong ano na ito. Ito ay tinanong ni Anghel Gabriel sa Hadith Jibril upang bigyan talaga tayo ng impormasyon ang tungkol sa sa'a, wala iba nakakaalam maliba sa Allah subhanahu wa ta'ala. At nabanggit ang maraming mga ayat tungkol dyan. Halimbawa sa Surah Al-Luqman, Inna laha indahu ilmu sa'a. Nandiyan lang. Ang alaman nakaka. Yasaluna ka'anis sa'a. Walang iba nakakaalam at ang propeta Muhammad at saka si Anghel Gabriel sinabi na hindi na alam. So kaya ang propeta hindi niya sinagot talaga yung katanungan na yan, yung tungkol sa katanungan na yan, sinabi niya ang Yawm al-Qiyama o araw paghukom sa ganitong araw, sa ganitong taon. Wala siya sinagot diyan. Ang sinagot ng propeta, mga alama. Lagi siya kapag sumasagot siya diyan, binibigay niya mga sign
major o minor sign. Katulad dito, nagbigay siya ng sign o alaman ng saa, asugra. So, ang pagtatanong, ang kasagutan na makikita natin sa mga tanong, minsan may mga katanungan na hindi na dapat sagutin. O kaya naman, may mga katanungan din na hindi dapat itanong. Halimbawa, katulad ng ginagawa ng mga Yahud at saka ng mga Nasara na nabanggit sa atin sa Quran nung panahon ni Prophet Musa, alayhi salam. Halimbawa, magtatanong tayo, ano bang klaseng uri ng kahoy yung tungkol ni Prophet Musa, alayhi salam? Ano bang klaseng aso yung aso doon sa yungib, sa People of Cave, sa Suratul Kahf? Diba, ano ba yung Doberman ba yun o ganito ba yun? Ano ba yun, Nara ba yan o yakal yung kahoy? Kung malaman natin kung ang kahoy na yun ay ganito, yantok o ano ba yan, anong paida? Walang paida, mapipaida. Ibig sabihin, walang benepisyo sa atin. Ibig sabihin, wasting ng time. May mga sual na hindi dapat itanong. May mga katanungan. Kaya iisipin natin yung itatanong natin kung ito ba ay magbibigay ng benepisyo sa atin o magbibigay ng aral sa atin at saka sa mujtame. Pero kung wala, wag natin pag-aksayahan ng panahon. Katulad ng sabi ko, iba. Anong klase ng aso? Doberman? Oh, nalaman natin na Doberman yung aso sa People of Cave. Anong ngayon ay durot sa ating karunungan? Walang kaalaman na maitulot sa atin. Anong ahas yung ahas na sabi raw nila, may ahas raw na ganito o gano'n. So may mga katanungan minsan na hindi dapat natin itanong. At may katanungan minsan na hindi natin dapat sagutin. Katulad halimbawa ng kay Pia na kasmawa na wasipat na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Halimbawa, kay Pia na kasmawa wasipat, hindi dapat tanungin kung walang dalil. Halimbawa, tungkol sa umur ng kay Pia na walang dalil sa kitab, hindi natin pwedeng sagutin pag walang dalil. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kayo ay tatanungin, pero hindi niyo pwedeng tanungin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayo ang tatanungin. Pero Allah Subhanahu wa Ta'ala, hindi niyo pwedeng tanungin. Ha'ana ya Rasulullah, sabi ng lalaki, ako ang nagtanong, tungkol kal, pa'ida duyat al-amana pantadir as-sa'a. Kapag ang amana, nawala ang amana. Ibig sabihin dito, nawala na ang amana o pagtitiwala. Ano ang translation ni brother ng duyat ang amana? Nawala ang amana. Brother Abdullah. Nawala ang pagtitiwala? Diyan sa translation ninyo? Nawala ang pagtitiwala. Nawala na yung pagtitiwala? Not plural sa amana. Pagka nawala yung... Kapag nawala na yung amana o pagtitiwala sa tao, halimbawa, ano bang una-una amana sa ating din? Amana sa atin din. Marami ng mga Muslim ngayon hindi nagtitiwala sa ulama. Kasi hindi na kilala yung ulama. O hindi nagtitiwala sa kanilang pinuno, sa kanilang leader. O hindi nagtitiwala sa kanilang kapwa Muslim, lalo na sa mga kapirin. Sa umur ng kanilang din. Ganon din sa umur ng ating dunya. Sa umur ng ating dunya. Kaya ito, anong dito, aral sa atin dito, hanggat maaari talaga, lumayo tayo sa mga ganyang urang tao at pagsikapan natin na humawak pa rin tayo sa amana. Sa taras sa pinagkalab sa atin, Allah Subhanahu wa Ta'ala, sa umur ng ating din, tsaka sa umur ng ating dunya. Huwag tayong gagaya. Sabi natin, karamihan kasi ng tao, manloloko na. So, wala nang problema, manloko, di ba? So, hindi. Hanggat maaari, humawak pa rin tayo sa amana na pinagkalab sa atin, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Humawak pa rin tayo hanggat maaari. Huwag tayong bibitaw sa amana. So, sabi ng propeta, ito ay sabi ko kanina, ang sagot niya, hindi niya sinabi ang kiyama, ganito mangyayari. Sinabi, nagbigay siya ng alama. At tinutukoy ko dito, alama to sa sugra, minor sign. Sabi niya, kapag nawala na ang traso pagtiwala sa tao, intay ninyo ang saa. Mag-intay na kayo, malapit na talaga ang saa. At alam natin, ang pagdating ng umma ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talagang malapit na ang saa. Isa sa alama ng alama to sa ang pagdating ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katabanggit sa atin ang ating umma magmula anong time na binigay sa atin? Ang mga Yahud magmula sa Fajar hanggang Duhur. Ang mga Nasara, Duhur hanggang Asir. At tayo hanggang saan? Magmula Asir hanggang Maghrib. Ibig sabihin talagang malapit tayo sa saa. Malapit tayo sa saa. Pakala kay pa idar atuha. Paano ito mawawala o maglalaho ang saa? Kal idawus sida al-amru ila gayri ahli pantadir asa.
So, sabi nung Arabo sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paano mawawala ang pagtitiwala? Paano mawawala? Kasi alam natin ang mga Arab, isa yan sa kanilang katangian, lalo na nung sila ay pumasok sa kanilang Islam, nung wala sila sa Jahiliya, napakahalaga sa kanilang amana. Pagtitiwala, ang mga Arab nung panahon ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at nung tanggapin nila ang Islam ng buong Jazira, isa yan sa pambihirang katangian ng mga Arab na sila itaong mapagkakatiwalaan. Sila itaong mapagkakatiwalaan sa anumang bagay. Sa umur ng kalang din, saka sa umur ng kalang dunya. So kaya, string sa Arabo, sa Arab na taga-disyerto, lalo yung mga taga-disyerto, paano mawala ang amana? Sabi ng propeta, ida wussida al-amro ila gayri ahlihi pantadirasa. Kapag ipinagkaloob ang pamamahala doon sa mga taong hindi talaga karapat-dapat mamahala, lalo-lalo sa pamunuan, sabi niya doon sa Arabo, intayin mo ang araw ng paghuhukom. So, alibaw, sa umur ng ating din, na mayroong mga nagsasalita tungkol sa Islam, talaga namang talagang hindi sila, hindi naman talaga silang people of knowledge tungkol sa Islam. Tapos pinapasukan pa nila yung mga bagay na hindi naman talaga nila dapat pasukan tungkol sa Islam. Kaya nagliligaw sila ng tao. Kaya sa halip na ilagay nila, ayusin nila ang ano nung tao, lalo nila lamang ipapahamak yung mga tao. Katulad na nangyayari sa mga Muslim na ngayon na bansa, sa pamagitan ng mga ahlus syubuhat, ahlul fitna, ahlus syahawat, nang gusto lamang nila ay yung kanilang kagustuhan na magkaroon ng, na gusto nila sila ang mamuno sa lipunan. Kaya nasa halip na yun, ang nangyayari tuloy, nasasakop ang mga bansa ng mga Muslim na hindi mga Muslim. Dahil sinisira ang kanilang mga bansa. So, yung mga tao nagkiklaim na sila ay, katulad na bangit natin na nakaraang, ano sa Bukhari, hum min jildatina, o yatakallamuna bi alsinatina. Sila ay kamuslim natin, nagsasalita nila tungkol sa Islam, pero ang ginagawa nila ay binawasak nilang Islam. At tinadala ang mga tao sa papunta sa impyernong apoy. So yan ang mga alaman ng ano na hindi ganun din yung mga namumuno sa atin. Kapag ang mga namumuno sa atin walang alam sa umur ng din, lalong-lalo na kung tingnan natin ang mga nakalipas ng mga tao, mga Khulafa ar-Rashidin, ang Qurun al-Mufaddala, ang nilalagay talaga sa mga pamunuan o pamamahala ng umur ng kanilang dunya at saka akira o ng kanilang din ay mga people of knowledge. Mga marunong sa din. Pero ngayon, minsan mga pinuno natin o mga minsan akala natin people of knowledge, ulama. Yung pala, hindi naman pala ulama. At tinitingnan natin yung dami ng kanyang ano. Halimbawa, tingnan nyo dyan. Meron dyan isang tao na laging nagbibigay ng mga nagsishare palagi. At sinishare ng maraming Muslim. Sinishare ng maraming. Sino yun? Muhammad Aslam. Lagi ko nakikita yan dyan. Sishare ng mga Muslim kasi papakita niya merong nagbabasa ng Quran, nagagapang papunta sa masjid. Merong nagtitinda kanina. Nakita ko nagtitinda na Muslim na ano. Na sabi niya, kailangan natin dyan ng 45,000 na magla-like. Para million ang kanya. Pero tingnan niyo yung kanya, siya ay talagang head siya ng Sufi. Siya ay Sufi. Hindi lamang siya Sufi, siya ay ibad, abid siya ng kubor. Siya ay worshiper ng libingan. At dinadala niya ang mga tao sa pagsamba o exaggerate sa kubor o sa libingan ng mga awliya o ng mga salih. Pero binuksan ko yun, tinignan ko yung kanya, nakita ko doon, sabi niya doon sa ano, ito ay libingan ng anak ni Khalid bin Walid. Libingan ng anak ni Khalid bin Walid, isa sa mga salihin. Pagkatapos, elevated ang libingan, talagang elevated, may nitso, katulad ng mga Kristiyano, may nakabalot na balot ng mga tela o carpet, talagang magandang dekorasyon. Alam ka agad, ang isang nag-aaral ng kanyang akida o nang din alam niya na ito ay taong kurapat. Siya ay nag-iibita sa tinatawag mystery o superstitious na mga tao dadalhin sa tinatawag nating gulo sa salihin.
ang gulo, tinatawag natin, sobrang pagtataas sa mga banal na tao, ito ang wasila papunta sa sirk. Yan ang dahilan bakit ang mga tao sumamba sa huwad na Diyos. Sobrang pag-aangat o pagtataas sa mga banal na tao. Kaya sabi ng Propeta Muhammad, La tutruni, huwag niyo akong itaas katulad ng pagtataas ng mga Sara, ng mga Nasara kay Isa. Tawagin niyo akong Abdullahi wa Rasulo. Ilagay niyo ako sa aking dapat kalagyan. Ako isang alipin o worshiper ng Allah, sumasamba, at ako isang Rasul na tagapagdala ng risala. Huwag niyo akong itaas na pagdating ng panahon, sasambahin niyo rin ako katulad ng ginawa ng mga Nasara kay Ibn Maryam. Isa Ibn Maryam, katulad. Ibn Maryam sa kanyang ina at sa iba pang mga salih. Pero nakita natin, milyon ng mga share, pasa, hindi tinitingnan kung ano ba yan. Ito ba ay kurapat? Ito ba ay dadalhin ba mga kapatid mga Muslim sa share? O sa bida? Eh, sabi rito ng, ano yung, sabi ng propeta, na ipagkaloob ang pagtitiwala ng mga tao doon sa mga tao hindi karapat-dapat pagtiwalaan sa kalang ilm, tsaka sa kalang pagmumunok. Nakatakot ang akida natin ngayon. Nakatakot ang akida ng mga Muslim. Hindi natin alam na ang ating akida pala ay dinudumihan ng mga tao na nagkiklaim na sila ay Muslim, pangalan Muhammad Aslam. Muslim ang pangalan. O di, minjil dati na. Nasasalita, sabi ng Allah, papakita niya yung Kaaba, papakita niya yung Masjid al-Nabawi. Pero dinadala niya mga tao sa papunta sa shirk. Papunta sa shirk. At saka sa bida. Kaya nakakatakot. Nakakatakot talaga ang hindi pag-aaral sa Islam. Kaya yan ang ano na, sabi natin kanina, ang padila talaga ng ilm, napakahalaga bago tayo magsalita at kagumawa, bago tayo mag-share. Bago tayo mag-share ng kaalaman. Yan din mga madaslam na yun. Nakita ko nga, sabi niya, ito, merong sandals dito, meron ditong sandals ng propeta, may damit ng propeta, may mga gamitan ng propeta, yung may 1,000 years na nakalipas na meron daw sinelas ng propeta o damit ng propeta o buhok ng propeta. Maniwala tayo dyan? Hindi lamang yun, sabi, sa Turkey may buhok. Sa ganitong sa Karbala, sa ganitong lugar may buhok. Sa ganitong ano may buhok, sa ganitong lugar may sandals, sa ganitong lugar may sandals. Sira kaagad, kontradiksyon kaagad sa kaano. Pagkatapos panghuli, walang sanad. Ang kanilang narration walang sanad. Lalo na kapag tinutukoy talaga natin din, takarrub, sabi natin, kukuha tayo ng baraka sa sinelas. Kukuha tayo ng baraka sa sinelas. At doon ng mga Kristiyano, kukuha ng panyo, pupunasan yung sinelas. Kukuha ng pupunasan yung sinelas. Halimbawa, sabi, o yung tela, o yung buhok ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nung buhay ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, allowed ang baraka, tabarok sa Propeta, nung siya'y buhay pa. Pero pagkatapos, mamatay ng Propeta, maging sa pagpunta sa kanyang libingan, punasan ng kanyang libingan, hindi ito allowed. Dito alaw. Yan ay papunta sa bida kapag tayo pa ay lumampas pa dyan, baka mapunta tayo sa sirk. Sa sirk. Kaya yan ang tinutukoy dito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwag tayong ipagkaloob kaagad natin ang ating tiwala sa tao. Tingnan talaga natin yung tao na yan. Kung yan talaga yan ay talagang kabalat talaga natin, kaakida talaga natin, at yan ba talaga ang kanyang akida, kung ano akida ng Propeta at ng mga sahaba, at ang mga tabi o ang salap ng umma. Ang salap ng umma. Insya Allah, titigil tayo rito. Wa sallallahu wa sallam ala nabi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi.